So ito yung patukan niya. Ayan, may ilap po ito mga kamanok eh. Try natin na kumahuli natin ha. Ayan o, ayaw lumapit. O, simula nung inilagay ko sila kasi dito mga kamanok, hindi ko na hinawakan. Kaya hindi sanay silang nahawakan. So yung isa lang, etong isa. O, yung ilap o, lumalayo agad. Ito yung itsura ng ating ampun mga kamanok o. Ayan, labas yung mata o. So, yung paatin na natin kung bilog. Ayan, bilog naman. So, ibig sabihin, malusog sila mga manok. Bilog na bilog. Walang nakalubog dun oh, sa may tide-tide nila. So, maganda naman yung ano, hipo nila mga manok. So, ito 14 days na po. So, 2 weeks na. Ito yung kondisyon nila. Bali, hindi pa natin malaman kung ito ay babae o lalaki. So, tingnan po natin yung isa. Pero yun, yan, malaking itim na yan. Lalaki na po talaga. Iba yung tunog eh. So, ayaw nang lumapit. Yan, yan. So, ayaw lumapit. Pero mas malaki po yung walang kaliskis oh. Doon sa isa. Sana may lalaki man lang dito para hindi naman tayo lugi. Pero mailap talaga oh. Ayaw lumapit oh. Ayan, 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 ayan. Alerto yung ano, walang kaliskis oh. Tanan nyo. Lagi nakatingala eh. Ayan oh. Kahit nagatuka siya, lagi siyang nakabantay o naka ano siya sa paligid niya oh. Ito mo na, ganyan yung magagandang manok mga alerto. Sisiu pa lang, kita mo na agad na ano siya, alerto siya. Halos ayaw niyang tumuka, binabantay niya yung kamay natin. Alam niya na huhulihin siya oh. Ayaw talaga magpauli. Bahala ka, kung ayaw magpauli, maubos oras ko sa'yo. Ito na lang yung kuya nila. Itong itim oh. Ayan, laki na ng palong. Ayan, tsaka yung tunog niya, iba na. Oh, ang laking manok nito, mga manok. Oh. So, isang buwan pa lang ito. Ayan oh. So, ito po ay anak sa lugon nung ating isang inain. Maganda naman yung ano niya, yung kondisyon niya. So, isa nga lang siyang napisa sa 6 na itlog, pero lahat ay may similya. So, ayan, alimbuyugin din. Lagi nakaano. Oo, so, ay, sus. Oh, wala na. Nakawala na, mga kamanok, nandoon na. Ang ilap, hindi sanay nawakan. Wala na. Ano natin mahuli ito ngayon? Tapos tayo nito, maghahabol tayo nito. Ayan na. So, eto na mga manok, nahuli ko na. Ayan, itsura niya. Oh. Wala ding kaliskis. Hindi mo makikitaan na lalaki. Pero yung palong medyo malaki, ewan ko lang ano kapag lumaki na siya. So mahaba yung paa. Ayan, bilog na bilog din. Ayan o. Hindi man ano dito. Hindi man kupit. So indikasyon na maganda yung kalusugan nila. Ayan, baba na natin. Bali, ito po yung ano natin, pinapalaki na walang bakuna. Bali, ito po mga kamanok, katulad po ng sinabi ko sa inyo, wala po itong bakuna. So, 14 days na sila sa akin at hindi po sila nagkakasakit. Bali, ang ginagawa ko pong
pag-aalaga sa kanila. Bali yan, yung pakain ko sa kanila, yung Entegra 1000. So yung pansisiw, day old to 1 month, so wala pa po silang isang buwan, kaya yan po yung pakain ko sa kanila. So yung painom naman, schedule, bali yung Premoxil powder, inahalo ko sa tubig. Tapos halimbawa Lunes, schedule po yun, Lunes, Premoxil powder, binibigay ko po yung saktong mauubos lang nila hanggang tangali. Tapos pagdating ng hapon, ang binibigay ko naman plain water lang. Martes, yung Sulfar QR, ganun pa rin, hialo ko sa tubig. Tapos pagdating ng tangali, ubos na yun sa hapon, plain water. Pagdating naman ng Merkules, ang binibigay ko naman sa kanila, yan, Bitmin Pro powder, halo pa rin sa tubig, yun yung painom nila. Tapos pagdating ng Webes, yung Malunggay Leaves, bali kakatasin ko, yung sakto lang na mag-green yung tubig, yun yung ibibigay ko sa kanila. So sa hapon, pure na plain water. So ganun lang po, araw-araw rotation yung binibigay ko. So far naman, hindi sila nagkakasakit hanggang ngayon. So sa edad nila na 14 days, malaki na po yan mga kamanok. So hindi po yan nagkasakit. So lalong-lalo na ito, yung isang ano na to, itong itim, isang buwan o mag-iisang buwan pa lang ito mga kamanok. So yun lang po mga kamanok, bali in-update ko lang po kayo dito sa dalawa nating ampun na sisiw. Shout out nga po sa may-ari nito, kay Anton Valencia. So eto na yung sisiw na binigay mo sa akin. Yan, magaganda naman yung kondisyon. At yung isa nga pala mga kamanok, dati kiling yan, ngayon hindi na, oh, na ulian na siya. Siguro gawa lang dun sa pinaglagyan ko, kaya naging ganun siya. So hanggang dito na lang po. Sana po ay nakapagbigay po ako sa inyo ng konting kaalaman at impormasyon about po sa pag-aalaga ng sisiw na walang bakuna. Marami pong salamat sa panonood, at God to be the glory po sa atin lahat, mga kamanok.